Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di siyang ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutiyaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan, mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya, dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay isang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasaglat sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buong mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng mga maraming saksi
ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na ang yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos, kahit kayang mabayarang tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at ang salabi ng libingan hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman, lumaguman ng lumago, iyaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay, ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng papulit, nagtagumpay, masama pa rin siya sa mga ninunong nangamatay, masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat.
Good morning po sa inyong lahat. Batiin ho muna natin ang mga katabi nating good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Tayo ay nasa 24 na linggo sa karaniwang panahon, Biyernes, araw ng ating debosyon sa Pong Jesus Nazareno. Pero sana hindi lang pag Biyernes. Kahit hindi Biyernes, dapat buhay, nakikita, nararamdaman sa atin ang pagiging deboto ng Poong Nazareno. At ma-share ko lamang po sa inyo, no? Maibahagi ko lang ulit ang bilang ng mga kapatid nating street dwellers, yung mga nakatira sa kalsada na ating mga pinapakain kapag Huwebes ng umaga sa ating I Thursday feeding program ng Quiapo. Paalala ko lang, nagsimula tayo noong Marso, 65 sila. Alam nyo, kahapon ang pinaka maraming bilang ng street dwellers na pinakain natin. Mula 65 kahapon, 419 na po sila. Salamat sa Diyos at salamat sa mga kapatid nating siguro sa ngayon sila muna ang meron. Kaya nakakapagbigay sila. Ito pong ating mga binibigay ninyo, yung mga hinuhulog ninyo, yung mga dinodonate ninyo, kayong mga nasa online dahil nasa abroad, kayong mga nandito na pag nagsisimba, kahit may sariling pangangailangan at kakulangan, pinipili nyo pa rin maghulog. Huwag nyo nang ikahiya. Minsan pinakatutupi-tupin nyo pa at dinadahan-dahan yung ihulog kasi baka marinig. Bariya lang. Huwag nyo mamaliitin yan. Lahat ng ibinibigay ninyo ay bahagi ng mga kabutihang nagagawa rin ng simbahang ito. At bahagi kayo ng simbahang ito. Siguro sa ngayon, sila lang muna. Sila ang meron, sila ang may kaya, siguro sa ngayon. Pero malay mo, at kung gugustuhin mo, isang araw, ikaw naman ang magbibigay. Ikaw naman ang makakatulong. Amen? Pumalakpak po ang lahat ng nakahandang tumulong at magbigay pagdating ng panahon. Kaya katulad ng paalala ni San Pablo, ma-share ko lang kahapon, may nakakatawaring kaming karanasan. Kasi ang ulam nila kahapon, naku po, nakakalimutan ko na yata, masarap na naman ng baboy ang kanilang ulam. Pero yung sabaw, may baka. Kasi bukod sa ulam, may sabaw yan. Yung isang mesa, pagkatagal-tagal nilang kumain, nalaktawan na sila nung mga nasa kabilang mesa. Sabi ko, bakit naman ang tagal niyong kumain? Nagtingin na silang lahat sa akin at ngumiti. Ay, kaya naman pala matagal. Halos lahat sila walang ngipin. Kaya hindi manguyan ng husto yung baka. No? Mga kapatid, napakaganda ng paalala ni Pablo sa ating unang pagbasa. Yung paalala niya kay Timoteo, huwag na huwag mong ibibigay ang sarili mo sa sino mang tao na magtuturo lang sa iyong mainggit, na magtuturo lang sa iyong maging bitter, na manira ka, na manakit ka ng mga taong sa ngayon ay mas nakakaangat sa iyo. Sa ngayon, mas nakakalamang-lamang sa iyo. Pakinggan mong mabuti yung mga binubulong, ikinukwento ng ibang tao sa iyo. Kasi baka tinuturuan ka lang niyang mainggit. Ano, damay-damay. Tinuturuan ka lang niya maging bitter. Never, never choose to be a bitter, but better. Tinuturuan ka lang niyang manakit ng mga taong nakakaangat-angat ngayon. Nakakalamang-lamang sa iyo. At lalo na, sabi ni Pablo, huwag kang magpapatukso
sa tawag ng kasalanan, sa tawag ng kasamaan, na gawin mo ang lahat ng paraan kahit mali at kasalanan. Para lang ano? Magkapera ka rin. Guminhawa ka rin. Nililinaw ni San Pablo, walang masamang yumaman. Walang masamang guminhawa. Hindi kasalanan ang magkapera. Lahat naman yata tayo mga nandito, dasal natin sa Panginoon, Lord, baka pwede naman, bawas-bawasan nyo na po yung aking paghihirap. Doble-doble, sabay-sabay, patong-patong, sunod-sunod. Give chance to others naman. Bakit parang favorite mo ako? Lahat tayo gustong guminhawa. Amen. Aba't parang mahina yata yun. Aba, narinig ng Panginoon yon. Lahat gustong guminhawa. Amen. Lahat gustong magkapera. Amen. O, dyan, mabilis yung amen. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mahiya. Bakit mo ikakahiyang nagkapera ka dahil nagsikap kang gumawa ng mabuti at tama? Bakit ka mahihiyang makita at malaman nilang may pera ka dahil marami kang napapakain, napapagamot at nabubuhay na tao? Pero ang paalala ni Pablo, ang ingatan mo ay kapag laging pera na ang laman ng isip mo, kapag pera na ang laging bukang bibig mo, kapag pera na ang laging inuuna mo, kapag pera na ang laging pinagtatalunan ninyong mag-asawa, pinag-aawayan ninyong magnanay, pinagtatalunan ninyong magkapatid, kasalanan na yan. Mukhang pera na yan. Money is not the root of all evil. Anong sabi ni Pablo? Love of the money. Hindi pera. Kapag minahal mo na ang pera. Kapag pinatatakbo ka na ng pera. Kapag binubuhay ka lang ng pera. Mukha ka ng pera. Kasalanan na yan. Kahapon, hindi lang yung mga pinapakain natin. Kahapon, isa sa mga naging regular nating sponsor ng feeding program, ang masasabi naming nakakaangat-angat na, nakakaluwag-luwag sa buhay, ang sobra naming hinangaan kahapon. Alam niyo po itong ating sponsor na ito, elementary lang ang natapos dahil sa kahirapan. Kahit naranasan din niya noong pumila sa mga feeding program. Naglabada sila ng kanyang nanay at nagtinda siya sa kalsada. Pero nagsikap siya at nagsipag siya hanggang magkapera, hanggang guminhawa. Ito yung maganda. Hindi na nga sinira ng pera ang pagmamalasakit niya sa iba, mukhang hindi pa niya alam na mayaman na siya. Alam niyo, may mga ganyang tao. Ito yung dapat nating hangaan at tularan. Yung mga taong kahit na guminhawa, kahit na nakakaangat na, hindi nawala ang mabuting ugali nila. In fact, mukhang hindi nila alam na mayaman na sila. Ang dating nanghihingi at pinapakain lang noon, siya naman ngayon. Tulad ng sabi ni Lucas sa ating ebanghelyo, sa ginawang paglilibot ni Jesus noon, para mangaral at tumawag ng magiging mga alagad niya, mga kapatid, hanggang ngayon, gusto rin ng Diyos na makaahon ka na sa kahirapan, na matapos na rin ang mga sobrang paghihirap at tinitiis mo sa buhay. Gusto rin ng Diyos na maging tama, maligaya, at mabuti rin ang iyong buhay. At hindi malayong mangyari yon. Hindi malabong mangyari yon
kung hindi ka didiskarte ng mali, kung hindi ka didiskarte ng mag-isa mo lang, pero kung lagi mong paniniwalaan at susundin ang mga turo at halimbawa ni Kristo, isang araw, ikaw rin, ikaw naman. Sa pagkapatuloy ng misa natin, mga kapatid, makinig po kayo. Sa buhay, mahalaga ang pera. Pero, mas may halaga ka sa pera. It is not always money matters, but manner matters. Dumating man ang araw na ikaw naman ang mabibiyayaan, mas dagdagan mo ang iyong pagdarasal na huwag sirain ng pahiram mong kapangyarihan, titulo, posisyon at kayamanan ang mabuti mong asal. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay mapaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa. Nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid nating bilanggo, katutubo, ang mga biktima ng iba't ibang karahasan at kalamidad sa ating bansa, ang mga batang napapabayaan na at ang mga matatandang naghihirap at nalulungkot ng labis, ang mga may sakit at nag-aalaga sa mga may sakit, ang mga kapatid nating walang maayos na makain at tirahan araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito
sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay,
pinasalamatang kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo.
Hinihiling po naming kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pakinggan mo nang mapawi ng mga
poong Jesus Nazareno. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pagkikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, ang simbahan ng Quiapo ay hindi nagsasawang magpasalamat sa inyong walang sawa ring pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Yung pong mga pinansyal na tulong sa ating finance office lamang, yan po ay ginagamit din natin sa mga tinutulungan nating estudyante, may sakit, namatayan, at sa iba pa pong mga dapat gawin sa ating simbahan. At yung pong mga in-kind donations, bigas, dilata, noodles, kape, tubig na malinis at sabon dito sa ating Benedict Building. Nandun po ang ating social service at relief offices. Tayo po ay laging naghahanda, hindi lamang kapag may kalamidad, kundi kapag may tawag ng pagtulong at pangangailangan ng ating mga kapatid na higit na naghihirap din. Salamat sa kabila ng inyong sariling kakulangan at pangangailangan. Pinipili niyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.